bago po ang lahat ay nakikiramay po ang Wanted sa radyo. Kami po, ako si Attorney Aina at si Shari po, kasama na rin ng mga kasamahan namin dito, no, sa mga sa nangyari po. Kapatid mo, yung alias Shin, yung tinatawag nating Shin, no, isa yes, doon sa mga natagpuan. Yes po. Natagpuan, may dalawang bata na natagpuan, hanging, no? Yeah. In the Girl Scouts office. Yes po. Kayo ba ay isa no, mga doon sa mga kasama nung pumasok? At no na po. Actually, ang nangyari po kasi nun during that time po, ang sabi nung may nakakitang estudyante, mm-hmm. 11 p.m. mm-hmm. na yun nga, may nakahang doon. Then, sumigaw po siya. And after that, pumunta po siya sa guard. At yung guard po yung umakyat. Tinanggal yung tali ng guard. Pero itong nakita natin, ito na yung guard ba yung pumasok? Pulis na po yan. Pulis na yun. Okay. Pero ang una talaga, walang video. Siyempre kasi biglaan eh, di ba? Yeah. So merong nakakita na merong nakahang, tinawag ang guardia, si guard naman ang dali-daling pumunta doon. Alam nyo ba kung kinailangan buksan yung lock? May lock ba yung pinto? Yes. Nakakandado po siya. Ang pagkataka lang po namin is... Nakakandado. From the outside. Outside. Then, iniisip lang po namin, kinat niya yung tali ng walang soko or police. Oh, hindi, pero sandali lang. Nakakandado, so yung mga bata... Nasa loob. Oh, yes. Pero nakakandado yung... Hindi, so, ibig sabihin, kay buhay o hindi, kahit buhay yung mga bata, hindi sila makakalabas dahil nakakandado? Yes po. So, sino ang nagbukas ng kandado? Ang nagbukas po is... Yung nakita niya po yung video, di ba, binold cutter pa po para mabuksan yung pintuan. Pero akala ko ba nanggaling na yung guard doon? Kaya nga po, yung... nagtataka ako, siguro baka inabot ng kamay niya yung sa grills. May possible na ganun. Kaya niya naputol? Naputol yung tali. Ah, okay. Pero we cannot speculate. Ano? Yeah, pero yun lang yung mga tanong natin. Naimbestigahan na ito. Yeah, ongoing na po yung process po na investigation and meron pong inaantay na autopsy, final autopsy na kung ano po yung talagang cause of if may foul or something na. Okay. Kasi ang meron tayo that. Dito, Shari, is may medical legal report tayo eh. Opo. Na ang nakalagay and this is for the itong sa yes, kapatid mo, no? Ang cause of death is asphyxia by hanging. Yes. Yun ano. Pero ang gusto ninyong malaman is yung circumstances. Yes. Kailan yun huling nakausap ang kapatid mo? Huli ko pong nakausap yung kapatid ko nung umaga. Okay. Nung ginigising siya nung mga 5 a.m. Para pumasok. Pero hindi nga siya nakapasok kasi masama yung tangali na rin kasi. Tapos masama yung pakiramdam niya, sabi niya. So ayun yung huling usap namin. Hindi siya pumasok? Hindi siya nakapasok nun. Pero, umaga po kasi siya. Pang-umaga. Opo. Pero natagpuan siya nung gabi doon. Opo. So, ibig sabihin? Pumunta po siya doon. Pero, kukwento na lang po ng tatay ko. Nung pong Huwebes ng gabi, nagagawa siya ng assignment para doon sa school. Mm-hmm. Bago nung umaga po ng Biyernes, ginigising ko siya at kakipapasok ka na. Di bumangon naman siya. Bago parang may ginawa, yung ginawa niya ng Huwebes, ibinalot sa envelope, hindi daw siya papasok. Parang masama ang pakiramdam daw niya. Okay. Bago yung envelope na yun po, binigay niya sa kanya. Siguro kakaklase, hindi ko naman kilala. Bago pumasok na uli sa loob. Bago naman bandang hapon po, mga alas, sabi ko kumain ka na. Di kumain po ng mga alaunas na siguro. Pagkatapos kumain, kasi lagi po yung nagsiselfon eh. O, ganun. Pagkatapos pong kumain, siguro nakapagpahinga, mga bandang pasado alas dos, nagbihis po siya, nakabistida. Hindi uniforme? Hindi po uniforme. Nasa bahay po uniform niya. Okay. Nung kwan, ang sabi niya po sa akin, pupunta siya sa aakyat siya sa taas sa kanyang kaibigan. Mm. Yun. Pinayaga ko naman po. Pero hindi siya humingi ng pera para pamasahe. Dahil pag sa school po siya nagpapaalam sa akin, humingi, binibigyan ko 50 hanggang 70, kung magpadagdag hanggang nagiging 100 at may bibilin daw. Yun lang po hindi umalis na pag napunta po ng church, nagpapaalam din po sa akin, humihingi ng 20, kaya sasabi, binibigyan ko. Pero noong araw na yun po, hindi siya humingi. Siyempre nilalakad yung... Kaya bang lakarin? Lalakarin lang po, sa baliser lang yun. Okay. Kaya, kasi kung pwede kang mag-tricycle, mahal lang bayad. Dahil special parang iikot na, pa. Po. Pero kaya pong lakarin yun. So, yung po ang huli namin pagkikita. Bago nung pong hapon,
Di may pinuntahan po akong personal na bagay, yung may pinuntahan ako. Dumating ako sa bahay ng mga pasado alas 8 na po. Mm-hmm. Nang gabi? Oo, oh, gabi. Mm-hmm. Kasi nandyan na si Chinsin. Anong sumagot po yung anak ko na sumunod dito na lalaki, ang sabi, ang paalam, nagpaalam daw, tumawag ng mga pasado alas 6 na pupunta na daw ng church. Okay, simbahan. Doon po kay Pastor Sunny de Villier na doon naman po, tiwala ako dahil yun ikumpare ko din buo at yung isa kong anak ay inaanak noon. Kaya kumisan po, doon natutulog na pag nagpaalam. Eh di, comfortable na po ako kasi sabi nga, di diretso sa church. Nung ako po nakatulog, na simple nakatulog na po ako, nagising ako alas 10, ako na lang po mag-isa doon sa bahay. Mm-hmm. Bago ngayon, wala pa yung anak ko, hindi na umakatulog po. Nung sa madaling salita po, hindi ako makatulog hanggang alas 12, alas 11, nag-pray ako. Pagkatapos, hindi rin ako makatulog. Binuksan ko na lang yung tindahan. Yung maliit lang naman pong tindahan. Ako nagtitinda, yun ang hanap buhay ko doon. Di, hanggang sa alas 12:30, may dumaan po sa akin na kapitbahay din, Tagalog din po. Sabi, si Chinsin. Nagtaka ako, bakit tinanong si Chinsin? Di, ang sagot ko po, di nasa church. Kasi ang pagkakaalam po, nasa church siya. At baka hindi lang nasabi ng anak kong nagpaalam sa kanya. At dahil tulog na po ako noon. Yun. Meron bang huling mensahe? May mensahe ba kayo na nakuha galing kay Shin nung gabing yon o nung araw na yon sa pagitan nung huli ninyong pag-uusap sa kanya na face to face? May message, text message, messenger? Wala po. Wala. Sa mga kaibigan niya? Ayun po, wala rin po. Wala talaga. Kasi nabuksan namin yung messenger ng kapatid ko. Mm-mm. And binasa namin lahat ng convo doon. Wala naman kami nakitang ano na kainahinala na ayun, mag-attempt nga siya ng gano'n. Kasi nga, chinat pa nga ng kapatid ko na pangalawa na from ano, alam mo, 7 p.m. po kung saan siya. Sabi niya, dediretso daw siya ng church. So sumagot pa siya yung 7 p.m. na yun? Oo, sumagot pa po siya. Meron bang nakakita sa kanya na pumasok ng school? Nung nandoon na, kasi gabi. Yes po. Sabi po kasi. May record, logbook. Kasi hindi siya naka-uniforme ha? May nagsabi po na nadudun po siya and may nagsabi din na naganap din po nung oras na yon and sabi ng guard is nadudun daw po. Anong oras ito? Parang to establish lang a timeline. Ang oras po yung mga ano eh, mga Tay, nandito lang naman po ang Wanted sa Radyo para makatulong sa inyo kung ano man po ang maibibigay na tulong para po mapanatag ang loob ninyo na nagawa ng lahat at gagawin ng lahat para po matuntunan natin yung punot dulo ng pagkamatay ng kapatid nyo at ng kapatid mo at ng anak nyo po. Kung sa pagsasalaysay po medyo mabigat, ano, kaya hayaan na lang, wag nang si tatay muna ang magsalita. Ano ang gusto ninyong mangyari ngayon? Kasi para rin lang po sa kaalaman ng mga netizens natin, sinusubukan naman po natin na kuhanin rin kung anong updates from the police, PNP Taguig mismo. Pero mukhang hindi pa po sila handa kasi na magbigay rin. And understandably, kasi baka binubuo pa nila yung kanilang investigasyon. Oo. Bali, ang gusto lang po namin is ma-re-autopsy. Even though na wala pang final autopsy sa Taguig, siyempre, gusto lang po namin ng second opinion ng ibang investigation. Hindi naman po sa wala po kaming tiwala. Parang gusto lang po namin ng peace of mind. Okay. Parang ayun lang po yung ano, yung eh, nagpapasalamat din nga po ako dun kay Mayor kasi yung time ng yung Friday po, nagkaroon ng ano, then Sabado, nagkaroon ng meeting kasama si Mayor and tutulungan daw po kami sa ano. May statement naman talaga si yes Mayor po, eh, yes na po, actually na, ang extension pa nga ng statement ni Mayor na sa pangkalahatan na mental wellness, yes, behavior. Eh, ang inaano ko lang po is yung school. Eh, sabi po eh, wala daw pong CCTV na nakita sa CCTV. Sira daw po yung CCTV and ayun, pinagtataka ko rin parang nagkaroon na susi yung kapatid ko dun sa loob ng
ng kanila GSP. So ayun din yung medyo napapaisip ako. Anong ginagawa nila doon ng ganong oras ng gabi? Bakit binigyan sila ng susi? Mm-hmm. Then isa pa pong iniisip ko rin po yung regarding na bakit sila pinapasok doon sa loob? Even though na sabi po ang event is for Boy Scout, Girl Scout po sila. So bakit pero share ba ng office ang Boy Scouts? Hindi po. Ayun ang alam, pagkakaalam ko is hindi po magkaibang office nun. And ayun, natataka lang po ako. And yung nagkaroon po ng meeting ni isang principal or teacher ng kapatid ko, hindi man lang nangamusta, ilang, hindi naman ako na nangingi ng sympathy or something na Parang, pero humarap man walang, lang sana. Walang yung sa school. Walang presence. Walang presence, or something na So, nakakapagtaka lang. Siyempre, wala naman, hindi naman sa fair lang. Parang gusto ko lang ng ng mga sagot sa mga katanungan. Sagot po sa isip tanong. Natin, ayun nga, dapat sa guard, dapat alam na nila yung protocol. Once makakita sila ng nakahang na or dead body, dapat sana. Hindi, dun pa lang ako dun sa may pumasok, hindi naka-uniforme, hindi siya dapat nandoon. Ano ba ang mga kakulangan sa mga may responsibilidad para magkaroon man lang ng question? Alam ko po kasi pag sa school, pag hindi mo na, or pag nalit ka, hindi ka pwedeng pumasok. Kailangan ng parents' consent. Mm-hmm. Hindi lang yun. May ID ka dapat. Yes. May ID ka para makapasok. Kahit na naka-uniforme maka, kung wala kang ID, padiretso ka sa principal's office para kumuha ng temporary. Magandang hapon po, Master Sergeant Rodelio Abenuhar. Yes, ma'am. Opo. Sir, ano na po ang takbo nung investigasyon? Meron na po ba kayong report? May preliminary report? Meron po ba kayong pwedeng ma-share? Nakausap nyo na po ba yung mga pamilya? Actually, ma'am, lagi naman namin kinakausap yung pamilya. Tapos pinapalpahan namin sa kanila yung kinakalabasan ng aming mga investigasyon tungkol po sa nangyari, ma'am. Oo. Na-establish na po ba natin kung meron bang namatsagan ba yung pagpasok ng mga bata doon sa eskwelahan kahit hindi na po nila schedule? May record po? So po ma'am, wala pong record po tungkol yan ma'am. Pero ang event po, hindi po sila dapat kasama doon sa event. Oo. Tsaka, kaya lang ma'am, lihiti mo din silang mga estudyante ron. Tapos pag naka-uniforme kasi pinapapasok din ma'am O baka mayroon kasing extracurricular din silang activities. Kaya po nakapasok sila dun sa Kahit sa hindi kailangan. Naka-uniforme? Naka-uniforme po. Basta naka-uniforme ma'am. Sandali lang. Kasi nung sabi ng gwardiya, pumasok sila doon, naka-uniforme din po. Sandali lang. So naka-uniforme daw nung pumasok. Apo. Tama ba, Norman? Ayun po yung sabi. And inaano ko lang po is na-confirm naman po yung doon sa meeting namin with mayor na wala naman. Na hindi naka-uniform. Boy Scout lang talaga. Dito talaga, wala daw talaga activity yung Girl Scout. So, dapat po hindi po sana pinapasok ng guard para, syempre, para pero naka-Girl Scout uniform ba sila? Ayun, yung sa ano po? Sa, nung natagpuan sila? Opo, naka-Girl Scout uniform. Naka-Girl Scout uniform sila, nung natagpuan sila. Opo. Ano pa po ang magiging takbo ng investigasyon ninyo? Kasi wala daw CCTV. Oo ma'am, pero inaanong nga namin ma'am sa CCTV. Pero kasi po sa sa lumabas, kalalabas lang po kasi nung medical result na nakapanan natin galing sa forensic unit ng Southern Police District. Mm-hmm. Na ang lumalabas sa result, ang ikinamatay po ng dalawang is asphyxia by hanging po. Tapos po, dun sa mga remark, clear na po yung katawan ng mga bata. Wala po silang mga tama sa ulo, gaya ng basag ang bungo, gano'n na indikasyon na nagkaroon ng panlalaban, gano'n. Kaya may pinilit na gawin yun sa kanila, ma'am. So, ang ibig sabihin po, initial reports showed na walang mga tama sa katawan, walang bruises, walang mga kalmot, yes, walang walang struggle, wala hindi naging ng struggle. Pero yun po bang wala autopsy po. Was to include any
pasintabi na lang po ha, including any sexual abuse that might have taken place or whether in this particular... Yes ma'am, kasama po yan ma'am. Tapos kasama. Sa, ano, ma'am, sa parang sa genital ano nila is lumalabas po, intact po yung kanilang genital, tapos ang intestine, tapos sa... Iwala rin pong ano sa ano, klaro din po yung intestine nila. Okay. Na mabas doon, wala silang tinik na anything po doon sa nakita po. Ayun po yun sa ano ma'am, sa okay. Sa yun result po, nung sa resulta ng autopsy. Autopsy. Yun po. Sa ano po, kasi inilala po na baka nagalaw yung bata o kaya may problema sa pagbubunti. So ano, yes. Negative naman ma'am, sa pregnancy, ano ma'am, na ikinandak rin ng cost ng medical legal natin, is negative po din sila. Parehas, lahat, ma'am. Okay, lahat po ba ito ay na-report na rin preliminarily sa pamilya? O ngayon nila ito na rin? Ako ma'am, kung pa po yan naka, ano, okay. Initial. Initial. Ang inyong lingkod ng progress report. Uh-oh. At nakalagay na rin po natin yung ginawa natin na ano. Okay. Pero patuloy pa rin pa tayong nangangalap ng mga supporting mga ebidensya na para yung pag-mapis natin na talaga pong walang ano, walang walang indication ng foul play, parang ganoon. Wala po. Kahit po lumabas na yung ano, yung result ng SOCO, so patuloy pa rin po kaming nagkakandak ng aming investigasyon, ma. Yung bang mga cellphone ng mga bata ay na-check na rin po natin kung may mga kausap ba or may mga kahinahinalang may mga hawak na rin. Ay, sa telepono po nung isa nating victim, ma'am, may mga concrete evidence na rin po kami doon na nagpapatuloy po na ginawa talaga nila yon. Pero ang may hawak lang po noon is kami po, wala pa pong malabas yan, maliban lang po sa parehas na pamilya na napanood nila at okay. Napakinggan. Okay. Pati po yung picture na nandun sila bago gawin yung insidente na yon. Okay. Alam na po ng pamilya yon. Pero okay. Kami lang po na investigator and authority, saka ang pamilya lang po ang merong kopya noon. So, okay. Hindi po pa yan na ilalabas, yes, ma'am, yan. So, at sa pamilya na rin po manggagaling, yes, kung okay. Ano po yung ano. Kasi personally, ma'am, napanood na po nila yan. Okay. So, andun po yung ano, yung lahat ng pangyari bago po yung ginawa ng mga bata. So, sa kanila, ma'am, alam naman na nila yan, ma'am. Okay. So, napaka-sensitive para po sa ating mga netizens, ano, napaka-sensitive kasi nung mga kaganapan at saka yung mga pangyayari at saka iniingatan rin po natin na yung pamamaraan rin ng paglalahad ay yung mabigyan natin ng dignidad rin yung mga bata, ano, at ang mga pamilya nila. Gusto nyo pong ipa-autopsy ulit? Yun ba ang ano ninyo? Kung after po ng final. Official o official, final. Hintayin natin. Hintayin po muna namin siguro. Okay. And kung pag-usapan din ng ayun, ng family. Kasi yun talaga yung gusto namin para okay. Yung peace of mind okay. Sa amin is mawala po. Sige. Kasi yung, I mean peace of mind, agam-agam, okay. Is ayun, mawala sa sige. Amin. So kung ganun ay babalikan namin, no? Babalikan namin kayo para matutukan rin natin kung ano man ang magiging next steps. Pero hintayin muna natin na magkaroon ng official talaga na report kasi yun rin naman ang panggagalingan nung kung ano yung mga susunod na hakbang na pwedeng gawin rin ng pamilya. Nasa linya natin si Brigadier General Jose Melencio Nortates Jr. Sir, good afternoon po. Magandang hapon po, attorney. Oo, magandang hapon po, General Nortates. Live po tayo ngayon, ano? I-refer po namin ito, yung pong pangyayari dun sa Signal Village National High School. Although, hindi pa po lumalabas yung actual na final report po, para lang po mapanatag ang pamilya na lahat po nakatutok dito. Yun lang naman po siguro ang gustong mangyari rin ng pamilya. Sir, General. Tutusan natin at tututukan ng regional director, even the district director at yung corresponding yes. Chief of Police sa Taguig ang tamang pag-iimbestiga dito. Such that we can come up with
ma-resolve natin to and we can have our findings with certainty. As of now, hayaan natin yung investigator to dig all possible angles. Yes. So that makarating tayo sa tama. Like ayan. For example, narinig ko kanina what had happened before, during, and immediately yes, after. Po. Yes, po. Kung walang CCTV, we can perhaps investigate and or invite several witnesses who may have hand and or somehow alam nila ang nangyari sa actual incident, including dun sa nasawi, dun sa biktima, o dun sa namatay na dalawa, pwedeng kausapin ang mga kaklase, yes, ang mga magulang, and so on and so forth. Marami dyan. And we have the physical evidence like yung cellphone, pwede natin forensic, at hinihintay natin kung ano resulta dyan. Lalong-lalo na the result of the medical-legal. Kung ano ang findings nila dito sa cadaver, no? Meron naman yan. And that, pag sama-samahin yes, mo lahat yan in totality, what could that happen dun yes. sa insidente? Sa insidente, yes. if accordingly kasi suicide, then well, let's find out what motivated that incident to end their life. Opo. No? So, marami. So, with certainty, pabayaan natin yung investigator and we are guiding them kung paano ang gagawin. Kaya nga, very careful tayo. Kasama na rin kung yes, what could be the magiging kasalanan ng school, why they allow yung okay, pagpasok responsibility. Dyan. Okay. O hindi naman, is that a activity na kailangan eh, nandyan sila during okay. that time, so and so forth. Okay. Maraming salamat po General Melencio Nartates. Napakalaking bagay po na narinig po yan ng kapatid at saka ng tatay po nung isa sa mga nasawi.